Ano si Carla Jean Roldan from Quezon Mukidnon. And katrabaho po sa National ID as screener. Po si Evangeline Cuevas Peron, nagpuyo sa Purokdos, Sampaguita, Kibawi, Mukidnon. Good morning sa tanan. Ako si Janice Kinungtaw Solis, sa Kabarangay Kagawa, diri sa Barangay O Kibawi. Ako si Barangay Captain Elsias P. sa Barangay Ujibaw. Kababayan ng karong. So, muna yung ga-organize sa women's organization para yun nga mapalambo. Ngayong Marso taong 2022, ipinagdiriwang ng Departamento ng Kapakanang Panlipunan at Kaunlaran sa Rehiyon 10 ang National Women's Month. Sa tema na, We Make Change, Work for Women. Agenda ng kababaihan tungo sa kaunlaran. Ang 2022 National Women's Month Celebration o NWMC ay nagsusumikap na i-highlight ang mga tagumpay na nakami para sa mga kababaihan at mga batang babae, suriin ang mga aksyon tungo sa pagkakapantay-pantay ng kasarian, at inaasahan ang mga hakbang na dapat gawin upang matiyak ang pag-unlad sa pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan. Sa pag-uurong pa rin ng bansa mula sa pandemya ng COVID-19, ipinapakita ng mga pag-aaral at data na ang krisis sa kalusugan ay nagpatigil sa mga paggalaw tungo sa pagkakapantay-pantay ng kasarian, lumalalang hindi pagkakapantay-pantay, lalong naglalantad ng mga agwat ng kasarian, at nagpapalola ng mga kahinaan sa panlipunan at pampolitika, at pang-ekonomiyang aspeto. Kaya naman, sa pagdiriwang na ito, nananawagan ang PCW sa mga ahensya ng gobyerno, at stakeholder, na ipagdiwang ang mga natamo, at maging maagap sa pagtigil sa pagtalikod, mula sa kung ano ang nakamit natin sa gender equality at women's empowerment o DEWE. Ito rin ay nagsisilbing isang angkop na panahon para bigyan si Juanet ng kapangyarihan na elatag ang blueprint para sa mga susunod na leader hinggil sa mahahalagang isyo ng kasarian na nangangailangan ng agarang atensyon at solusyon. Ngayong buwan ng kababaihan, si Juanet ay nasa sentro ng entablado, naninindigan para sa kanilang mga karapatan, mapaghamong mga stereotype, lumalabag sa mga hadlang, at naglilingkod bilang mga pioneer ng pagbabago. Sa taong ito, kinikilala ng bansa ang mahalagang papel ng kababaihan sa lipunan, at pinatutunayan na posible lamang ang inklusibo at napapanatiling pag-unlad, kapag ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay makukuha. Ang pagwawakas ng anim na taong temang, ginagawa natin ang pagbabago para sa kababaihan, o We Make Change, Work for Women. Sa taong ito ay nagbigay ng pahayag at tanong, ginawa ba natin ang pagbabago para sa kababaihan? Paano at hanggang saan? Sa temang ito, masusukat ng mga stakeholder ang mga pagbabagong ipinatupad tungo sa DEWE, alinsunod sa mga batas sa kababaihan, partikular sa Magna Carta of Women. Women's empowerment. Ang pagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan ay nagbibigay daan sa kanila na may kumpiyansa at makabuluhang makisali sa mga naangkop na institusyon upang matiyak na sila ay nag-aambag at makinabang mula sa pag-unlad at mga pagbabago. Kaya, ang pagpapalakas ng kababaihan ay gagawa ng pagbabago na ating itinataguyod o anumang pagsisikap sa pag-unlad na tumutugon sa mga alalahanin ng kababaihan. Make Change Work. Ang paggawa ng pagbabago para sa kababaihan ay nangangailangan ng pagpapalakas sa pagpapatupad ng landmark na batas na ito sa lahat ng antas. Nangangahulugan ito ng pagbibigay ng mga functional na mekanismo, pati na rin ang pagpapatupad at pagpapalim sa mga mamamayan, mga programa, at serbisyo na tumutugon sa mga estratehikong pangangailangan ng kasarian ng kababaihan. Change also means compassionate,
and harmonized actions, and networks for gender equality. We, us, o kami, tayo, in Filipino. Ang advokasya para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian ay hindi lamang para at mula sa kababaihan. Ito ang gawain na nangangailangan at maaaring makinabang sa buong bansa. Sa iba't ibang kapasidad maging bilang mga opisyal at empleyado ng gobyerno, miyembro ng pribadong sektor, akademya, non-government organization, o bilang pribadong individual, maaari tayong maging katuwang para sa pagbabagong tumutugon sa kasarian. Binibigyan din ito ang ating sama-samang pagsisikap, pagtutulungan, at pakikilahok upang matiyak na hindi maiiwan ang kababaihan sa paghahangad ng pagbabago. Mga layunin. Sa paglipas ng mga taon, ang mga inisyatiba ng NWMC ay nakaangkla sa mga pangkalahatang layuning ito. Una, upang ipaalam at hikayatin ang mga kababaihan bilang mga pioneer at benepisyaryo ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan, upang itaguyod ang pamamahalang nakasentro sa mamamayan at gawin ang pagbabago ng isang mulat na pagsisikap na malaman, maunawaan, at maibigay ang kailangan ng lahat ng mamamayan. Ikalawa, upang lumikha at mag-facilitate ng mga platform para talakayin ang magagandang kasanayan, gaps, hamon, at pangako sa pagtataguyod ng gender and development of God, upang palakasin ang pagpapatupad ng Magna Carta of Women. Ikatlo, upang magbigay ng inspirasyon at bigyang kapangyarihan ang mga kababaihan at mga batang babae na maging mga ahente ng pagbabago, upang mag-ambag sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at ang pagbibigay kapangyarihan ng lahat ng kababaihan. Tumutok para sa 2022, Pambansang Pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan. Upang tapusin ang aming anim na tao umuulit na tema, ang 2022 NWMC ay tututuon sa sub-tema, Agenda ng Kababaihan, tungo sa kaunlaran. Ito ay magiging isang pagdiriwang ng mga kababaihan na nagsasagawa ng kanilang mga pagpipilian, nagkakaroon ng mga pagkakataong iparinig ang kanilang mga boses, at nakikinabang mula sa mga pagbabago. Ito ay isang pagdiriwang ng kapangyarihan ng kababaihang Pilipino, na gawin ang kalaysay, itaas ang mga prioridad na isyu na mahalaga sa kanila, at tumawag para sa mga konkretong aksyon. Habang patuloy na isinusulong ng PCW ang gender equality and women's empowerment o GEWE sa pamumuno, pamamahala, at serbisyo publiko, ang sub-tema ngayong taon ay nakatuon sa pagsasama ng mga alalahanin ng kababaihan sa agenda ng gobyerno at pagbibigay daan sa mas maraming kababaihan na ipatupad at kasabay nito, humingi ng mga programa at serbisyo na maaaring maglalapit sa bansa, sa pagpapaliit ng mga gaps ng kasarian, at pagsulong tungo sa napapanatiling at pantay na pag-unlad. Sa partikular, ang pagdiriwang ngayong taon ay nananawagan sa mga stakeholder, mula sa gobyerno at pribadong sektor na tayahin ang mga natamo na tungo sa GEWE, at pigilan ang pagurong bilang resulta ng pandemya ng COVID-19. At iba pang pambansang isyu. Magbigay inspirasyon sa mga aksyon para isulong ang isang pandemyang pagbawi na tumutugon sa kasarian at bigyang pansin ang mga prioridad na isyu sa kasarian na dapat tugunan ng mga magiging pampublikong tagapaglingkod gaya ng nakabalangkas sa kamakailang na update na GEWE plan na umaabot hanggang sa taong 2025. At pakinggan natin ang interview, kung saan malalaman natin kung ano ang komento o masasabi ng mga kababaihan tungkol sa women's empowerment. Sige, good morning, Katanan. Ako si Barangay Captain LCSP sa Barangay Ujibawi.
o sa rule. Atong tema karon may tungod sa International Women's Month o nga diin atong i-celebrar alang sa mga kababayen-an o unsa gyud ang mga babay unsa rule. So doon na sila, doon na gyud kapasidad, doon ay kaugalingon nga desisyon, no, ang babae nga dili lang ingon nga murag ubos lang ang panlantaw, no, sa mga kababayen-an. Doon ay katakos, no, mo na gitawag ka mga women's empowerment. Good morning sa tanan. Ako si Janice Kinungtaw Solis, sa kabarangay Kagawa diri sa Barangay Otibawi. Ug ako ang nagunit sa Committee on Women's and Family. So ang akong masulti kabahin sa atong celebration karon mao ang International Women's Month. Mao nga ang mga babae karon naanagyud akong participation para sa kalambuan sa atong komunidad. Thanks. Una ka uwan na ibunita, salamat kayo sa bisan og ambos mga interview. Inyo gyud kita gaad panahon para makasuwa sa inyo ang mga ideya o mga una-una about labi na karon sa tuang celebration karon. Last karon nga year sa tuang topic nga sa tuang tema nga we make change work for women. 3 years man siya ng tema. Last year karon culmination karon sa kanilang topic. So nagbisita ko sa isang mga pagkay para makuha na kong muna-una o sumiyot. Sumiyot. Then kung sapay, mapalamo para sa atong women empowerment nga ang babae na doon na nag-isay kagahong para lumala o muhawit o katungdanan sa atong community. So ka, sa imo nga, kung sa man ka ang kwan, kung sa imo ang gahong na sa women empowerment. So, ang akong naula sa woman empowerment na ang mga babae baliwala para yun nga mapalambo, no? O doon na po yung mga doon ang paninabuhian sa mga kababayan nga makaabag na ilang bana. Anak, sir. Being a chairman ka for, pilang nakatuligan niyo? 15 years. 15 years na sa public service. Public service. Unsa na yung nakita ng mga kausapan o kanang subkwansya, mura ka na, kanang subyot ba sa about sa mga kababayanan? Kung saan? Hindi lang yun nga, hindi na ito pagtagad yung isip mga babae pa. So, kinahanglan yun nga, atong empower no. Sa kaysa na ito. So, kay, harang matagaan na ito o kung ang ating pagsatag sa kapagaling mo, labi na kayo dadyan kayo mga programa sa gobyerno sa ron. Kung itagaan na yun o bakong pagbabae, kung kinahanglan yun nga, sa pag-organize sa women's mother, ang maunang organization. Kaya na ito, ang talan ng mga kalabuan, kaya dadyan nang yung kaibuko ng mga livelihood program sa mga organization. Kami isip para may kapitin. Idasig na ako ang mga babae na ilag yung masustain ang mga programa. Kaya na na kayo pang hatag program sa barangay, sa pagsugod, kaya naman yung budget sa kan. So, ang ibang sa assistance, ikan sa national or sa local, probably sa provincial. So, na yung mga assistance. So, karon napalampo na sir. So, kisa may nagawid ka na what? Sa women na parties and funds, yung mga gawas si Honorable Janice, ang tao ang community
women. Yeah. So, kasi mo what? Unsa man imong kwan? Unsa man same sa kung tanan ni makita na? Unsa may imong nakita ang kalabuan or mahatag pa nga para mulambo pa ang grupo sa mga kababayan? Sa pagkakaroon, sir, among grupo sa women's organization din sa Orkibawi, active naman siya. Nanami mga officials and ining active po siya sa mga livelihood ng ibang tao. Sama sa mga animals, person, food, cattle, pig. Then, na paigayon po ni of dressmaking training at itong last 2021. Last year? Yes, sir. Then, nami ko na ito. 30 participants kaya training dito sa barangay ko. Wow. Sa training. Iski building. Iski building niyo. O, naman dito ang sewing machine, mga materials. Sa pagkakaroon, naay nagpanayon o panahi. Okay. Mga na ito, nag-graduate man nila. Pila po dito sa mga siya ang pinatag sa inyo? Duha. Duha. Muna isa rin. Yung din, nandito. Dahil yun, supportan mo po pinat kami sa mga pining kumitinta na ito sa women si Honorable na sinabi na siya ginagamit. Dahil lang, managamit. Okay, magigamit. Okay, panahi. Dahil yun, sa pagkakaroon, nagpadayon ang uban sa pagpanahi. Isip ko lang ang upuan. Dahil yun, panamoy ang iyo. So sa kinatibuk-an wad sa barangay Ukibawi, akong iikwad, unsa namang yun ang kining atong malantaw sa mga kababayan? Pwede kita muna si Kapitan. Ay ko na. Sa kinatibuk-an sa barangay Ukibawi, unsa namang ang bulagway sa mga kababayan, grupo sa mga kababayan? Unsa putaganing picture unsa namang kanang picture ka karon? Okay, thank you po nga tong ikwan sa una na mga kababayan-an sa karon. Makita na gid nato nga naa na empower na jud ang mga women. So from the word empower na na jud kining kagahom nga kining pareha namo dili naman sa pagun sa kaning pareha kaning gitagaan gid gayon ba mga sulod anang kini pwesto or maka na namin higayon dayon kini naanang po may participation sa ato ang kini community unlike sa una nga murag gina dili man sa kuan pero murag pananlantaw gyud sa kini kadaghanan nga gina-discriminate ang mga babae kay lalaki ra gyud ang kuan kini naay ability, kapasidad na na nga mo trabaho. Pero karon sir, kuan, di patas naman ang kuan karon kini. Wala o na na may equality ang kini men and women sa God. So, karon ang mga babae diri sa MUA, kasagara na yun, mga employed kini, nagtabangog kini, panginabuhi sa mga bana or masustain ang mga panginahanglan sa pamilya. So, kanang dili na mabasta-basta o ka kina-underestimate ang mga women dili sa barangay o kibaw. Okay, salamat kay Wat. Sa imo akap, isip, inahan. Inahan yun sa tibuok barangay, no? Sulod sa taas ng panahon. Unsa naman ang hulagway sa imong barangay? Sa imong tinutubukan na barangay ka? Kabayan sa mga kababayan. Ako lang parang ang isa ako lang ang sarap. Parang ako pag sir. So, first time pagkali nga, nahi mo kong barangay chairman nila sa babae. So, ay, ito pa'y unang nga barangay. Ako pa'y unang. Unang barangay. Kaya pagkuo sa upang hindi makalas sa babae, sa responsibilidad sa barangay, kung ilan gi pa nga ubos ay tanglan na babae,
na wala katakos no mga lagat na pinagin sa pinagin sa pinagin sa pinagin mga problema talagang yung problema tinuro sa barangay so muna nga sa akong pagpapili isip nahimo kong barangay captain yung agin mo ko barangay tagawan so ang mga tao yung nag-endorse ako nagagan sulay. So, ako nauna, makaya ba ka sa usa ka babae, no? Ang pagdumala. So, muto nga, gibulikan sa Ginoo, hindi ako to ani nga last term. So, muna giingon nga, makaya sa, kaya ni Mr., kaya po ni Mrs. Nana nga, story ko ta sa, makaya sa lalaki, makaya the good food sa babae. Nagkaroon, labi na karoon nga, naanat ay God, kanyang gender and development. So, hindi, patas, ano, patas ang babae ang lalaki. So, muna ngayon nga, ang mga kababayanan, dili lang dahil ingon nga, mura, ila lang ipaan dito nga, ili kakaya lang din sa pangatundanan, kung naaragi permanente sa palay. So, karon nga, naanan ni ang mga, hindi nga programa, nga na-empower na ang mga kababayanan. So, nakita yun nga natin katapos ang mga babae. So, labi na din organize sa women's organization, palambot din sir kahit yung mga lecture program mo na hindi lagi yung ganaras na silang pala bitakuban kahit namin mga misyo-misyo so dito sila napoko sa kaming atong mga lecture program kung nagyatay sa gobyerno kami sa barangay nag-assist po rin sa mga financial sa na makaya sa barangay pero ang kina ang hikad yung sa province sa ng mga assistance na nangyayatag yun sa grupo sa organization. So muna nga kami, uban sa committee sa women's, hindi ka mo kami nga musustain, no? Mapadayog yun ang mga organization. Okay. Dagan pag yun, hindi kayo karong ka ato madaw ng kaayuhan, dagan pag yun mga programa. Dagan pag yun. Dagan pag yun. Sa kumagay. Salamat kayo, Kap, Wat, ato sa Tuxi. Ano ang empowerment? So, lumi kasi kami ng answer, no? Kaya sa una, yun, ang babae sa balayra, magatiman sa mga bata, sa mga anak, sa yung bana, maghino sa balay. Housewife, pag yun sa una ang bahihina, yun kayo kami ng answer. Pero karon women are, women leaders are all over the world. So, women are able to lead a country. Naputay mga aspiring women na gusto ko magkuan, mag-lead na gud, no? So, makaayang gud ta nga kanang women in the first 21st century are strong and independent. Mangutana lang ko wad kay karon nagsilibra ra man ta karon sa Women's Month. Mangutana ko kung unsa imong unahuna o ideya mahitungod sa women empowerment. Okay. Ako nang answer. Sir, ang akong ikatampo karong hapuna sa imong mga pangutana, usa ko ka leadership sa women, gani na kami organize din ni sa Barangay Sampaguita, usa ko nga committee ba sa Barangay Kagawad na nahimutang sa women. Ingon ani ang nahitabo sa unang kapanahonan og samtang karon nga barangay na gyud nahimo namin usa ka grupo sa women sa Sampaguita nga duna nagidako nga kalambuan nga nahimo sa ang barangay tungod sa mga dili pareha sa una nga mura lang ang mama mahimo lang gyud nga magatiman sa mga anak apan karon akong nasinati nga dako na gyud kaayo ang kalambuan sa kababayen-an tungod kay naanay mga programa sa gobyerno nga gihatag livelihood program sa mga kababayen-an labi na gyud sa taga municipal department dito sa DA nga gihatagan mig baka nga gihimong gipabatna namo nga moupod karon amo ang gibuhi nga aduna pud gyapoy kasabutan nga paanakon sa nag-alima sa baka. Dayon pagka human kaduha mo anak amo na gi-intrigar pod sa lain nga mo guide aning amo ang programa karon nga gihimo.
Oh, salamat kayo nga dunay mga kalambuan nga gihimo karon sa amuang grupo sa kababayen-an. Duna na gyud kalambuan. Dili na pare sa unang nga akong na himo ana tagamtaman nga murag wala lang ang babay sa balay ra gyud magpuyo. Wala gyoy laing maideya. Pero karon, karon dako na kay improvement ang gihimo sa kababayen-an sa pagkakaron. Unsa na may pwede mabuhat sa mga babay karon what? Nga kanang ilahang ma unsay pwede niya mabuhat ikumpara nimo sa lalaki? Karon pwede na sila nga aduna sila yung mga himuon nga mga programa labi na gid aning mga livelihood. Oo. Oh, aduna sila yung mga buhi. Pareha na yung among gihimo karon. Nami bakti ni panghatag na na kaaliman ako og usa ka bakti nga gihimo na kong inayan. Then ang kasabutan sa grupo sa women's nga sa sa pirmerong anak tulo ang gapangayoon sa women's dayon imo na ang anay nga imong gibatnan. Munay dako kaayo nga priority nga gihimo karon sa kababayen ang daghan namig mga baktin. Gani gatagan gani may sa mga SB. Karon lang gid mapalambo kini labi na gid ni SB Pitugo, SB Tan, SB Madilo, SB Panis. Murag na sila po higi, labi na gid sa akong sitio sir. Gitagaan gyud ko nila o priority nga project, livelihood program. Karon isip, what usa ka kagawad sa barangay sa pag-iing? Ikaw rin babae, di ba? Nga kagawad? Duhami. Duhamo? Nga babae? Si kagawad Ili Kumahi. Ah, Ili Kumahi. Asawa ni kagawad. Usa yung committee nga kinala? Kwan siya? Kana na ditang sa kababayenan? Nabitang magkuhan gani siya sir kaya nang nagani seminar back chairman. Ah, okay. Siya. Mm-hmm. So karon kung ikumpara nimo sa una ka kumbatanon pa ka, naa kay nadunggan nga sa una sa panahon nimo bata pa ka nga naay babay nga naay imong kapitan, naay imong kagawad, naa ba? Sa una? Wala sir, lalaki. Wala no. Wala no. Pero karon unsa may diferensya karon nga panahon sa una o karon nga pwede naman mo dagan na kapitan ma ang gani na himo ng presidente, naay babae ta ng presidente, mga senador. Kung sa may nakita ni mo anak na diprensya karon nga sa una, dili, murag dili pwede, murag bakikaw, no? Mm-hmm. Murag dili sa angayan ba? Okay. Tanahon. Pero karon na ah. Mm-hmm. Kuan man good sir, sa kani anto, murag baliwala lang ang babae. Mm-hmm. Pero sa pagkakaroon nga nalantaw nga sa diha nga naana si Presidente Gloria Arroyo, mm-hmm. Oh, mo tabo nga halos murag ang mga babae dunay nay oh naana gid sila kanang gahom nga mudagan sila pag matuod nga sila angayan sa diha nga posisyon naay katakos oh naay katakos nga ilahang mahimo ang usa ka babae mahimo ko nila sa lalaki kay dili lang kay ang lalaki okay ra nga kuan sila gyoy kuan pero mangulo. Ang babae nagi katungod po sir nga siya mudagan kay naan po sir panglantaw nga mo improve po siya. So mauna, empowered nagi kay mabahe karon. Gani. No? Mm. Empowered na. Nanaki sila yung katakos kagahong. Mm. No? Para mahimong leader sa atoang barangay. Barangay sa atoang komunidad. Mm. Oo, oh, komunidad. Mora na sir. Okay, mora. Ha? Thank you. Hanggang doon na lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag niyo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, at i-share ang video na ito. At huwag niyo na rin kalimutan mag-subscribe kay Manoy's channel. Maraming salamat po. Paalam.